Okay, mga apo, eto na naman tayo sa another portion na magluluto ang Lola dito sa ating Lola and Tata Cooking Show. Wow! So, eto na nga. Ito ang ating ingredients, ha? We need cooking oil. Talagang ang laki. Orchids, bagyo oil, baka naman. And then, eto nilaga na itong ano na to. Nilaga na itong pork liempo na to, tapos chinap-chop na, malambot na yan. And then we need this too much, itong much garlic na yan. Mas marami, mas yummy. And then marami rin tayong sibuyas, white na sibuyas. Then we need this, ano lang nga ba ito, nakalimut, ano, laurel. Laurel sa Tagalog. But anyway, bay leaf sa English. Anyway, paminta and then harina. No need for asin na because we have our toyo. Oy, silver swan, baka naman. So, eto lang, malit lang ang ating, ano, malit lang ating paglulutuan. Hindi naman kailangan na napakalaking lalagyan. So, ipipreheat muna natin to. Paano nga na siya si tata? So, siguraduhin lang natin na mainit na yung ating wok bago tayo maglagay ng oil. Kasi alam mo naman, matalsik ang complexion. Yan. So, pag mainit na yan, lalagyan natin ng oil. Ah, sige. Yan. Be sure na medyo may water siya para at least kahit papano yung mga mikrobyo or what, matanggal dyan. Pero kailangan, dry na siya bago tayo maglagay ng oil. At kailangan ko ng hands mo. Can you please open the oil? Yan. Mga this much lang, tata, oh. Sige. Busca dahan-dahan na lang, ha? Okay, tata. No more na. Yan. Tapos, iinitin natin to. Bago natin initin yan, yung tinuro ko sa inyong technique para hindi didikit yung mga niluluto ninyo sa wok. Gawin natin, ha? So, we get this harina. And then, smoldering around natin. Ibutbut natin yan doon sa paligid. Anyway, malalaman din natin na mainit na yung ating ano, mga sapa. Konti na lang. Kasi kakainin naman ng oil yan, eh. And then, yan. Ay, nakalimutan ko sabihin sa inyo kung anong tawag sa niluluto ko. This is Lola's ano, version of adobo. Maniwala kayo't sa hindi, adobo ito, okay? Kaya lang kasi alam mo naman, pagka nagsasawa na sa regular adobo, gagawa ka ng special adobo at ipakibagsak na yung bawang. So, lahat ng bawang natin, ito natin, ito, huwag dumihan yun. Lahat ng bawang natin, ibabagsak na natin. Oh, malaking tulong si tata sa atin. Ay, konti pa, meron pa, usayang. Yan, hindi na yan didikit kasi meron tayong flour. Yan. Tapos, i-medium heat lang natin. Huwag masyadong malakas. Ay, paano ba i-medium heat to? Ayun. Nag-medium na. Ayan. Tapos, ang gagawin lang natin dito is iba-brown lang natin siya para maging crispy siya. Kasi yung flour, magpe-prevent sa kanya sa pagdidikit-dikit at saka dumikit sa kawali. At the same time, magpapakrisp din sa kanya. Magiging crispy siya. Okay. Post ko muna itong video hanggang mag-brown lang ito. Okay guys, ang sikreto sa pagluluto ng bawang is huwag kayong halo ng halo. Alam nyo kasi, ang tendency kasi ng bawang is kapag ka nawawala na yung water content niya, which is napaka minimal lang nun, umaangat siya and then lumulubog yung mga matubig pa. Kaya huwag kayong halo-halo. Maging patience is a virtue pagdating sa bawang. Tapos very low, medium heat, medium flame lang siya
para hindi siya matusta. Kasi pumapait ang bawang pag sobrang tustado. Minsan nakala nyo puti pa, pero pagka nilagay, pagka tinabi nyo na, since nasa oil siya, is nagiging brown pa rin siya kasi continuous cooking pa rin yung oil natin eh, kahit na nakatabi na siya. Ito, haluin nyo lang yung sa gilid. Yan. Okay na yan. Okay, hindi pa siya. Maya-maya pa to. So, post ko muna ulit ito. Binigay ko lang sa inyo yung clue sa pagluluto ng bawang. Okay guys, ganito ha. Kasi minsan, habang nag-aantay tayo gumawa ng ating mga bawang, tsaka yung mga pangrekado natin, si pork natin, pwede na natin i-pressure cooker habang ginagawa natin yung mga pangsahog sa kanya. So, kaya lang kasi nauna ko ng pressure cooker si pork para mabilis tayo makapagluto. Pero kapag ka-regular nyo itong gagawin, is kailangan si, habang gumagawa kayo ng mga ginayak nyo, si pork, medyo nagpe-pressure cooker na at pinapalambot nyo na. Medyo nagba-brown na siya. So, ayan o, yung sinasabi ko sa inyo, patience lang talaga. O, ayan o, browning na. Hindi natin ito masyadong ipapa-brown ng sobra ha, kasi mapait. Papakita ko sa inyo mamaya kung hanggang gaano lang. Medyo, etong pagkagantong sitwasyon nga na, halu-haluin na to. Pero hindi rin masyado saktong-saktong halo lang. Medyo-medyo na eh. So, pwede ko na itong i-continuous yung video. Oh, di ba guys? Effective yung harina ng lola. So, yun, isang technique yun ng lola, ha? Kapag wala kayong mga non-stick wok o non-stick fan, magbudbud na lang kayo ng harina. Kasi, minsan, mahal din naman kasi yung mga ganong klase ng... Kami sa kawali lang. Wala kaming mga high-tech na gamit. Pero meron naman ako yung stainless. Yan. Malapit-lapit na to guys. Ayan o. Di ba walang dikit? Walang dikit yan ha. So, yung mga nagluluto dyan ng mga chili o chili garlic oil, ito yung technique natin ha. Yan ha, ituro ko na sa inyo. Kapag fresh ang garlic ninyo, maglagay kayo ng konting harina sa oil bago ninyo siya isalang. Malapit-lapit na to, hindi ko ito masyado lulutuin kasi continuous pa itong maluluto sa oil kapag ito'y tinanggal ko na dyan. Magtitira lang kayo dito ng konti para sa pork. Pero meron pa tayo kasing igigisa kaya mamaya kukunin ko lang lahat yung mga bawang. Magtitira lang tayo ng konti. Ayoko kasi nung mapait. Di ba? Malapit-lapit na siya. Naku! Kung talaga may pang-amoy lang talaga ang video, my gosh. Ano may invento kaya nila yun? Yung lalagyan ng pang-amoy yung video. Tapos may, may isasalang sa, kaya lang, amoy, bagong ligong lola, amoy ano na kagad, bawang. Anyway, mabango bawang, kakainin ako na jowa. Nandali lang ha, maya-maya ng konti pa. Okay mga apo, pwede na to. Tandaan nyo yung gantong texture ng pagka-brown niya ha. Tandaan nyo yung kulay na to kasi eto yung pwede na. So mag-i-start na ako. Medyo konting-konti na lang. Tapos mag-i-start na ako magtabi. Pero pwede na to kasi otherwise papait na yan. So ilagay na natin dito sa aking extrang lalagyan para maitabi ko lang muna siya. Then, teka, patayin muna natin yung flame kasi masusunog na yan. Mabilis lang maluto ang bawang pag nag-brown na ganyan eh. Kaya kailangan maagap ka. Tatabi ko lang natin siya dito. Yun. Yan. Ang bango-bango guys. Naku. Mas mabango pa sa bagong ligon jowa nyo. You know. Tapos, Tata? Where are you? Tata, iniwan ako ni Tata. Open ko yung flame, Tata, tapos yung sibuyas, pasuyo na lang. Yan, lahat na yan. Yan, sunod natin yung sibuyas. Okay. So, ganun din ang gagawin natin. Ipa-brown din natin to. Wag na. Mamaya na. Mamaya na lang ka. Okay na to ulit. Ipa-brown lang din natin to. Nang bahagya lang.
ito kailangan hinahalo-halo. Pero okay lang naman kahit wag. Kaya lang kasi hindi magiging even kapag ano. So, ang halo nito is every 5 minutes na lang. Hayaan mo lang muna siya mag-brown sa ilalim. Kasi nakakangawit din naman, tsaka nawawala yung sustansya. Pag halo ka ng halo, sabi nga ng mga matatanda, diba? So, buha tayo ng isa pang lalagyan para paglalagyan natin yan mamaya. Di, pakituyo naman. Isa wet. So, pause ko muna to. Para at least bigyan muna natin ng time ito na maluto. Pwede na to sa medyo high heat, medium to high heat ah. Kasi alam niyo namang matubig ang ano, matubig ang sibuyas. Iyam mo muna natin yan dyan. Huwag tayo halo din ng halo, okay? Okay guys, signan nyo oh. Yung bawang natin kanina, di ba light lang yan? O, kusa pa siyang naluto. O, sabi ko sa inyo, kailangan talaga ihaon natin kagad siya hanggat medyo maputi-puti pa. Huwag nyo siyang pababayaang umitim pa ng kaysa dun sa kaninang tinuro ko sa inyo. Kasi after nyan, magiging mapait na siya. This one is what you call the sweet garlic na frinay. Mas matamis-tamis pa to. Yung pinaka-sweetness ng garlic, sa gantong appearance, dyan nyo siya makukuha. Pero kapag pinatagal nyo pa yan, magiging bitter na siya. Ang caramel, ano, yung pinaka-caramelize niya is napaka-sweet pa. So, ito na yung ating sibuyas. Ayan, medyo kung mapapansin nyo, kumukulo na lang ganun. Ibig sabihin, nagba-browning na yan. Itong sibuyas, no, di bali nang medyo masunog ng konti, okay lang yan. Kasi ang sibuyas, kasi yung pinaka-caramel niya, mas ano, favorable kapag nasusunog siya, mas bumabango at saka mas sumasarap. Kaya okay lang kahit medyo matusta, unlike yung bawang, pumapait kasi. Ito, mas nagkakaramelize siya, mas sumasarap siya. So guys, okay na to. Maglalaban na si Johan at saka yung kalaban niya. Pinapanood ko yung replay ng Korean novela. Okay na yung ganyan. Pwede na yan, masarap na yan. Huwag natin masyado siyang sunugin. Tapos hihango na rin natin siya. Magtira rin tayo ng mga oil. Kasi mag-oil pa naman yung pork natin eh. Ang dami lalagyan na kailangan, no? Yan talaga kapag ano, parin muna natin apoy. Masyadong masusunog na to. Hindi na rin masarap kasi may bawang pa rin eh. Ayan, no? Yummy yan. Magtira tayo ng konti. Tapos guys, di ganyan na, di ba? Lagay natin yung bay leaf. Hindi ko alam. Sorry, medyo bay leaf kasi yung nasa utak ng lola eh. Basta yun. Ano na nga ba? Oregano? Ay, ano? Laurel. Laurel or bay leaf. Okay, tapos lagay natin yung paminta. Ay, sayang naman. Okay na yan. Tapos, tatapasuyo yung pork. Medyo halo-halo natin para kumatas yung bay leaf sa ano. Tada! Tapos, lagyan natin ito ng konting pinaglagaan niya. Konti lang. Para mag-loosen up lang siya ng konti. Ayan, pinaglagaan ng pork. Okay, tama na tata. Para kumapit lang yung lasa nung ingredients natin sa ilalim tsaka yung pinag-isahan doon sa pork. Bilis lang ito. Sobrang mabilis lang maluto. Ay, nakita niya yung sabaw, oh. Ayan yung pinaka-caramel ng bawang at tsaka sibuyas yan. Yung masarap yan, guys. Yummy talaga. So, this is Lola's adobo. Nung nagluluto ako sa school, itong mabili. Isa to sa mga mabili. De, pakibuhos na yung toyo. Lahat yan. So, no need for salt, guys. Kasi yung toyo natin medyo madami-dami. Sige. Sige lang. Sige, buhos mo na lahat. Yan. Medyo madami-dami yung toyo natin. Tapos, ang gagawin natin dyan is patutuyuin lang natin yan dyan. Hayaan lang natin siya manuyo. Inuyo, kumulo na, pag kumulo na siya, i-high heat na natin yung flame kasi
tawag nito, kailangan nating matuyo siya. Yan. Okay, balikan ko pa yun. Okay guys, nagtabi ako ng konti nito kasi yun ba, pag mahilig ka sa sabaw, so kinuha ko yung ibang sauce niya. Kasi ito patutuyuin ko na ito eh, ng bahagya lang naman, hindi naman sobra-sobra. Kinuha ko yung konting sauce para kasi para pwede mong ilagay sa kanin kapag ka mahilig ka sa may sabaw. So nagtabi ako kasi si tata mahilig magsabaw-sabaw eh. Lapit-lapit na to guys kasi yan na, grabe na siya magpula. Balikan ko kayo. Bango-bango. Nako, mga po. Talaga lang ha. Ako talagang, kung meron lang talagang pang-amoy ang video, napakabango. Nako. Tata, pakibusa na. Ay, nga pala guys, nagtunaw ako ng cornstarch sa konting tubig. Basic naman ito para medyo lumapot-lapot yung ating sabaw at madali nang matuyo. Okay? Kasi masyado nang lalambot yung karne kapag tinuloy-tuloy ko pa ito. Paki, ganun lang, paki ikot lang sa kanya. Dandahan lang. Oo. Tama na. Okay na. Pwede na yan. Thank you. Yan, diba? Hoy, tata, ismile ka naman kasi ano. Malaki tulong ka sa akin. Hoy, malaking tulong sa atin si tata. O, ganyan na lang. Pa-thank you tayo kay tata. Ayan, kung mapapansin nyo. Wow, sarap. Grabe. Sobrang na to. Sobrang-sobrang na ang sarap nito. Oh, nako. Masasabi ninyo. So, this is Lola's Adobo. Tapasuyo, pakibuhos na lang to ng konti. Ayos, dandahan. Hindi ko may, ano, isa lang kamay ko, isa nasa video. Yeah. Huwag yan. Oh, sige na nga. Ano mo, buhos mo lang. Sige lang. Buhos mo lang. Yan. Pakisimot na lang. Yan na lang kutsarang gamitin mo. Yan. So, ibinuhos ko na yung ating sibuyas. Para, actually, during sa panahon na to, eh, pwede na natin i-off yung ating apoy. Yan. Tapos, haluin na lang natin siya. Wow! Ang sarap. Tingnan nyo, guys. O, tingnan nyo. Woo! Oozing! O, diba? Ang sarap. And then, mamaya, tuturo ko sa inyo paano gagamitin yung bawang, ha? Napakasarap nito, guys. O sige, kain mode muna kami ni tata, ha? So, this is your yung final na atin ng ating Lola's Adobo. Yan, ang adobo ni Lola. Sarap ba? O, pwede rin dito yung ano, ha? Bukod sa pork liempo, pwede rin dito yung manok. Kaya lang, kailangan nyo medyo matabang part ng manok. Like yung sa puwet or sa thigh. Ganon. Pwede rin dito ang pata. Pwede rin dito ang panga. At saka pwede rin dito ang tenga ng baboy. So, this is adobo na kumbaga-baga parang sisig. Na sisig and adobo at the same time. Kaya maraming pwedeng ilagay dito. Pwede nyo rin itong haluan ng piniritong kamote if you want. Ganon, kapag ka-additive. Or patatas, pwede rin na pinirito na cube-cube na patatas. Kaya lang kasi ako ayoko na. Dadalawa lang kaming kakain eh, kaya okay na yan sa amin. Anyway, dito pa yung bawang. Mamaya habang kumakain, papakita ko sa inyo kung paano nyo gagamitin yung bawang na yan. Pero definitely, lahat ng katas ng bawang na yan napunta ngayon dito sa pork na to. Kaya napakabango. Balikan ko kayo guys, pagkakain na kami, ha? Okay! Okay mga apo, so ito na ngayon, kukuha tayo ng konting rice kasi konti nga lang mag-rice ang lola eh. Hindi naman talaga ako mahilig sa rice. Anyway, pang rice kasi talaga to. Kukuha tayo ng... Actually, ano to eh, isa to sa mga toppings eh, na masarap na toppings. Ayan, pagkuha natin ng... Ito yung rice, di ba? Pagkuha natin yan. Teka, durugin natin yung bawang. Ayan. Kukuha ngayon tayo itong pork. Oh. Ay, sorry. Ayan, kukuha kong pork, di ba? Tapos,
ilalagay natin on top. Sorry, maingay yung mga tao sa taas, sa labas. Mga sidecar nagkakatuwaan. Tapos, lalagyan natin ng sprinkle ng bawang. Alam nyo, pwede nyo rin siyang sprinkle ng green onion na nice lang yung fresh. Kaya pwede rin natin lagyan ng cilantro, kaya lang wag na kasi medyo matapang na yung scent ng bawang. Tapos, natural, kakain na tayo. Ayan ang itsura niya, di ba? Sarap. Medyo ruin natin ng konti yung bawang. Oo, di ba? Iwas hypertension. Kahit na pang hypertension yung pinaka ano. Masarap nito, guys. Ngayon, yung tinabing sabaw, iiba kasi gusto masabaw yung kanin eh. Pwede nyo naman kainin yun. Pwede nyo naman ihalo sa kanin yun. Napakabango. Napakasarap. Grabe. Sobrang malasa. Walang baking yan, ha? Magpaparami ako ng kain. Sobrang siyang masarap. Anyway, kakain na kami ng tata. Masama magsalita habang umunguya. Please, subscribe to your Lola's channel. And this is now our new show. This is Tata and Lola's Cooking Show. Mga po, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan ulit kayo sa akin. Napakasarap na pagkain ito, at saka marami na kayong kakain at a very low budget. Magkano lang naman sibuyas eh. But siguro, good for 8 person na ito. Kung medyo mahina lang kayo kumain. Pero pagka malakas may kumain, good for 4 person. Maraming salamat, mga apo, sa susunod ulit!